nagbabalik tayo, no? Ito nga pala yung biyahe natin nung nagpunta tayo ng Masbate, para sa dalawang dahilan. Una, mag-attend ng youth camp, buong Masbate yung asali. Pangalawa, mapagbakasyon naman at mapunta sa Masbate, kasi ito yung first time talaga, guys. Actually, bali-balita lang yung naririnig ko about sa lugar na napakaganda ng dagat. At talaga namang namangha ako, guys, na makita ako sa sarili ko. Panoorin niyo. Ano yung apple? Kinakain ni Gaji. Dahil dyan, wala kami almusal. Ubus yung 100 sa apple. Yan na, sarap. 100 na kasi yung baon namin para sa pagkain. Kaso napunta sa apple. Kaya one day kaming hindi nagkanin at ulam. 100 dyan, mga kapatid. Sabagsawa. Ito na, Masbate na kami. Diba? Yung lugar, oh. Ayun yung kauri. Kauri ni Haji. Mga baju. Mga kauri ni Haji yan. Ito yung pinakakuya, oh. Mayor na ugat. Dito na kami sa pangpang ng Masbate. Ayan na ho. Kaway naman dyan, bro. Well next. Ayan. Start ng mission trip naming dalawa. Dito na kami. Malapit na kami. Masbate na. Po si Brother Raji. Padaong na kami. Wala kami ni Chite. Alam mo niyo ba yun? Marami doon. Hindi na lang. Siguro mga 3 minuto. Padaong na kami. Ayan na yung sitio. Ano na yung Masbate? Ano, Masbate? Maraming pagkain! Naubos sa apple. Maraming pagkain, chikis, kasi yung 100, hindi nilang apple. Tignan mo, wala kayong panchipog. Wala rin kayong pamasahe. Pumunguta ako ngayon sa pagkakilala ko. Ito eh. No, ito mo. Daming almasal. Doon kami galing, oh. Una hakbang, walang hakbang. Asa rin diba? Yes. Bili niya ng apple. Daming almasal! Bili niya apple. Ano yung picture natin na nakarating na tayo ng Masbate? Actually, yung buong biyahe, guys, hanggang Balod Masbate, galing sa Rodriguez Rizal, kasama lahat ng biyahe, almost aabot talaga ng 24 hours. Kaya sobrang sulit na makarating na kami ng Masbate. Tingnan nyo man yung ngiti ko dyan, oh. Sobrang sulit, guys. Okay, this time, nakarating na kami sa Barangay Paho, Balod Masbate. First night namin, no. Oh. Ayan, oh. Ang ganda ng dagat, guys. Kahit gabi pa lang, napakaganda ng ambience. Parang gusto mo nang maligo agad. Pero dahil first night, nag-prepare din muna kami, no. May kita nyo dyan mga photos ko. Enjoy ko lang muna yung ambience ng night view kapag nasa asin. But as many as receive him to death, may be power to become the son of God. Given to them that believe on his name. John chapter 1 verse 12. Sabi ng Biblia, sino man ang tumanggap, binigyan sila ng kapangyarihang maging. Amin. Ano sa church nila? Plano nga, dagdagan nila ng isang taon, 4 years, para yung kailan ba nung nilipat ko na nung transfer ng city, mag-mission na ako ha, 1997. High school na kayo, no? So, yun. Dugay-dugay na, sir, no? Pero alam mo, ang dugay, ang 20 years pala kapag sa ministry ka, pag enjoy ka lang, hindi mo naman napansin eh. Parang 20 years si Pastor Rod, no, sa bayaw ko, Pastor Rod,
bago sila nag-asawa ng kapatid ko, basta sila si Ma'am Mercy, ay, nandito lang ko. Pero ngayon, malaki ng simbahan nila, hindi naman sila nag-reklamo na sila ay nag-pastor. Para sabi nga ni Pastor John, hindi ako nagsisisi na nag-pastor ako. Sumiga ako. Minsan. Kasi may mga experience kami sa buhay namin na parang ayaw na natin. Parang ayaw na namin. Dumadating yan. Oo, normal kasi sa atin yan. Hindi tayo pwedeng pagka natutong lumipad ang isang ibon, eh dinirinidicho, di ba? Nag-aaral pa yan. Di ba? Nag-aaral. Op, so siya, pagka mahulog siya, saluhin siya ang nanay niya. Parang ganun yung sistema eh. Bigyan mo ako na. Na hindi ka palaging matibay. Kasi delikado yung dipad. Dancing! Ever stop! Making melody! Action! Making melody in my heart. There is joy, Thompson. Elbows up. This man. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Punta ka naman ng Caribbean. Pita part! Headband! Eyes up! Okay, sige. Doon sa ano? Sa start! Okay, sige. Go! Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart. There is joy. Testimony ni Kuya Joel. Ate Joy. Okay, sige na. Sino na yun? Ako naman. Okay guys, ito naman. Itong mga picture na to. Ilan sa mga picture na to ay nakunan ko dun sa youth camp. Especially nung nagkaroon ng bonfire. During the last day ng youth camp. Last night pala. At mag-uwian na, mag-iwiwalay na yung mga young people. Ito yung mga picture, karamihan na makikita nyo. Regarding sa bonfire, napakasaya din guys, fellowship. Kasama natin yung mga kabataan sa Masbate, na mga nagsisimba rin, nagpapatuloy, naglilingkod, nagtatapat sa Panginoon. At yun na nga po guys. Ito naman tayo guys, dito makikita nyo, seaside preaching.
napaganda rin ang campsite dito guys, tingnan nyo guys, oh. Paraming puno at ito talaga yung totoong camp, talagang meron silang dalang mga tent at may mga kanya-kanyang pagkain din. At ito yung last night ng camp, napaganda ng dagat at view guys. Okay, watch the second part for the special numbers guys sa youth camp.